Yo mga lods, ayan, inimbitahan tayo ni Kuya Lanmoto TV. Kuya ko yun, pang sinundan ko. So, inimbitahan niya ako sa bahay niya kasi meron daw tayong tatalakayin ngayong gabi. Ang gusto niya is kasama niya ako sa video na yun. So, magsasara muna ako ng shop at uwi muna ako sa bahay. Magbibihis ako bago pupunta ako sa bahay nila. So, tara, punta tayo doon. Yung mga lods, bagong lata, welcome sa Raya Lods TV at welcome sa Kuya Lanmoto TV. Magandang gabi sa inyo. Napanood mo to ng umaga, magandang umaga sa iyo. Oo, kung tanghali, magandang tanghali. Oo, ganun eh. Okay mga kapatid, simulan na natin yung ating usapan. Disclaimer lang mga kapatid, disclaimer lang. Ito pong video na ito ay hindi namin shinare sa inyo para gayahin ninyo, no? Ito po ay explanation lamang para mas maintindihan nyo kung ano ba talaga yung mga break-in, no? So, Ryan Lods, paano ka nag-break-in ng motor para sa mas kaalaman ng mga viewers natin? Tulad nyo mga Lods, nakakuha na rin ako ng mga maraming motor na rin. So, ang pinaka-paborito ko doon na break-in, yung XRM 110. Ayun yung maraming naiangkas na chicks? Hindi. 2007. Anong 2007? Ang naiangkas mo doon? Year 2007 ko siya nakuha. Ah, okay. Kala ko naiangkas. Huling labas ng XRM 110 noon, kulay itim. So sumunod din kasi, XRM 125 na yung naging motor mo, yung binahay natin. XRM 125. So, nakuha ko siya ng tanghali na sa Honda mismo. Tapos, nung hapon, nung pauwi na ako sa amin, kasi ilang kilometers itong Ranchero, itong bayan? Mga nasa 10 kilometers. Parang ganon. So, meron kasi dito sa amin na mahaba na kalsada na pababa. So, nadaanan ko yun, napaabot ko siya ng 105. Eh, kasi pababa eh. Binakbaan ko talaga siya talagang... Ah, sigaw kong sigaw. Oo, hindi 30. So, may nasira. So, ganito. Ito. Nung... pagdating ko sa bahay, napakinggan ko yung head niya, lumalagitik na yung barbola. Lumalagitik na yung barbola. Sobrang piga. Sobrang piga. Oo. Saka chine-check ko kung may masisira ba talaga. May nasira naman. Wala. Wala. Yun lang talaga, lumagitik lang yung barbola niya. So kinabukasan, pagdating ko sa shop, chinunap ko na lang ulit. So okay na. Ini-break-in ko sa kanya. Tininan ko yung preno, tininan ko lahat kung kung may nagluwagan ba lahat, yung mga rim niya, chine ko, kung may nagluwagan din sa mga spoke o rayos, okay naman. Yun ang way ko mag-break in ng motor. Ng sarili kong motor. Sarili mong motor. Sa bagay, kumbaga ako, kukuan din ako sa'yo. Parang palo din ako sa ganung klase ng Ikaw, Kuya Lan, paano ka mag-break in ng motor mo? Marami ka rin naging motor. Marami ka rin naiangkas sa bago mong motor. Sana magpapanood to ng asawa ko. Magpapatayin tayo nun. Dead. Patay na. So mga kapatid, pag ako kasi nag-break in ng motor, no? So halos same lang kaming dalawa. Piga kong piga, tapos wasak kong wasak, no? Kasi syempre ako kapatid, kasi galing ako sa isang motorcycle company, no? Naging mekaniko ako ng isang multi-brand motorcycle company dito sa Palawan. So, ako yung mismong nagsasabi sa mga taong nire-releasean namin ng motor na boss, ito yung switch ng signal light, ito yung sa busina. Tinuturo nyo lahat yung... Tinuturo namin lahat yan. Kakabitan namin ng baterya, tapos gasolina, lalagyan namin, papaandar namin at i-roll test namin yan, no? Pag-rotis namin yan kapatid, pagbalik,
pirmahan na at bayaran na ng down. So ako, sinasabi ko talaga sa unang, sa may-ari, no, sa may-ari or sa gagamit, kasi minsan iba yung may-ari, iba yung gagamit. Ang bumili ay yung asawa ng foreigner, tapos yung gagamit ay yung boyfriend ng asawa ng foreigner. So may mga ganung kaso kasi kami, no. Real talk yun. So, oh, Brad, unang-una, kinukongratulate kita dahil may motor ka na ngayon. Hindi nga lang nakapangalan sa'yo. So, gaganunin ko yan. So, ito yung takbo mo, dapat. At actually, noon kasi kapatid, mga dituti pa noon, no, may mga RS100 pa kami, HD3, HD140, no? So, may mga dituti pa kami, wala na rin. Grabe na rin yung kaluma masyado. Brutus. So, oh, yun yung 140. Oh, HD140 yung Brutus. So, meron na rin TMX noon. Mga JS at kung ano-ano pang mga brand, no. So, kumpleto kami sa unit noon, may Lifan pa kami. Jialing. May Kimco. Wala kami ng Jialing noon time na yun. Walang Skygo, no. So, ha? Honda. Honda. Wala nga. Alam mo pa yung Honda. Oh. Honda, hindi Honda. Eh baka yan, o baka yan yung kinisiki. Bigyan naman. Kinisiki. Oh, ito siya kapatid, yung kinisiki. Yung Kawarusi. So, sinasabi ko kapatid na ito yung takbo lang natin kapatid. Sir ha, 30 to 40, noon 30 to 40 pa kasi prone sa overheating yung mga dituti. Dituti sa bro. So, prone yan. Kaya kayong may mga dituti pa, kung may nakukuhaan pa kayo ngayon ng dituti, so proper talaga yung pag-break in ninyo. No? Yun ang mga advice ko sa inyo kasi mas ano, lalo na yung RS100, no, mas madaling mag-overheat yan. Marami akong na warranty niya noon na palit ng block, palit ng piston. Although mabilis talaga ang response. Warranty yun. Mabilis ang response ni Yamaha. Yamaha Philippines. Pag pinax namin ngayon, fax machine. Hindi po, so pag, ano nun? Wala pang messenger nun, wala pang cellphone nun. Pag pinax namin yan, bibilang ka lang ng dalawang araw, andyan na kaagad yung kapalit ng pyesa. So, ganun yun. So, ngayon kasi wala nang gaanong dituti ngayon eh. So, kami, ako mismo ang nagbibigay na ito lang boss, yung takbo mo. Oh, sir, ito lang yung takbo mo. 30 to 40 km per hour. Kapag medyo may naramdaman kayo, balik agad para ma-check natin, no? Yun ang pero, warranty dati. Oh, yun ang warranty dati. Ngayon parang, kasi parang ang ganda ng warranty dati. Oh, maganda talaga noon kaysa compare ngayon. Oh, malaking pagkakaiba. Okay. So, yung mga time na yon, kapatid, ano yan eh? Kahit Honda noon, kahit Honda, maganda yung bitawan nila ng warranty noon, no? Pero pag sa amin kagaya ng multi-brand, medyo hirap. Parang kasi kami umaangkat lang kami sa ibang Honda company. Hindi kami mismong nasa main. Kaya yung warranty, dumadaan pa doon, pupunta sa amin. Parang ganun. Kaya mas napatagal. So, sa akin kasi kapatid, i-explain ko lang sa inyo, no. May dalawang uri kasi ng actually tatlo eh. Tatlo talaga ang uri ng pag-break in. Oo. Alam mo kung ano 'yon. Oh, ito 'yon kapatid. Ang uri ng mga pag-break in ay may tatlong klase. Ito yung malabinaba eh. Malababae, wag mo yung malabinabae. Malababaing pag-break-in. Paano yun? Ha? Yung malababae na pag-break-in, kapatid, ito yun yung sinusunod mo talaga yung proper na pag-break-in. Bagay smooth lang talaga. Oh, smooth lang talaga. Yun na yung proper na pag-break-in. Based sa owner's manual. Hindi, yung medyo nakaganyan ka, tapos igaganyan mo yung balikat mo, tapos i-swad mo yung puwet mo. Yun yung pinakapangapat doon, yung kakagatin mo yung labi mo. So, ganun yun. So, tama naman din po yun, no? Para sa akin, ha? Tama rin po yun. So, meron din pong isang pagklase ng pag-break-in na malamaton. Oo. Yung malamaton. Yan yung mga paniniwala ng ibang tao na kagaya sa'yo. Na pag kakuha ng motor, bira kung bira ka agad. No? Kasi ako, may mga experience ako na pag down sa amin ng motor, na CI na, ya, okay na, approve na, narilisa ng motor. Kinabukasan, pinakabit ka agad sa sidecar, tinakbo, pinasada. Oh, sir, bakit pinakabitan mo ka agad ng sidecar? So, magtatanong ako, siyempre ako yung sa warranty.
Sasabihin niya, bakit uhulugan mo ba ito? Kung hindi ako makahulog, ito matakbo na yung araw ko. Tama nga naman. So, ganun yun, no? Yung iba, nagkakabit ka agad, no? Pero ang takbo niya, smooth lang din. Mm. Smooth pero lang at din. Least, kargado na yung, ano niya, kumbaga, persado na yung makina niya, agad. Oh, persado na kaagad yung makina niya. So, no? So Kuya Lan, maiba ko lang ha. Kasi bago naman ilabas, di ba, yung makina sa kasa is talagang binibigyan na nila ng malakas na RPM yan. Di ba? Sa loob ng kasa. Mm-hmm. Sa loob ng production area. Oh, production area. Oo. Oh, mm-hmm. Oo, kasi marami na ako na ano, naka-tour na din ako sa iba't ibang motorcycle company na yung production area mismo nila. Pinipiga talaga. Kasi doon pa lang, siyempre sa quality control, alam na nila yan na hindi may sira. At alam nila na pwedeng masira. Kaya pipigayin nila ng pipigayin yan. O papatakbuhin nila ng mas matulin. Para malaman kaagad nila kung alin ba yung nagluag. Dahil kailangan nilang ibigay yung motor ng maayos sa mga company na nagbebenta rin ng motor. Kaya doon pa lang, halos bugbog na rin yan. So, ganun yung panyan. Hindi ko lang alam ngayon ha, yung sa mga China motors. Yun yung dyno test. Oh, yun. Dina-dyno test nila. May mga ganun na sila. Doon pa lang, talagang na nahasa na yung mga gear, nahasa na yung... Actually, ganito talaga yan, Tol, eh. Yung mga gear na yan, dahil sa ganda ng mga technology natin ngayon, yung mga gear na yan, ano na yan, maganda na talaga yung setup niyan. Oh, no? Kaya may nagsasabi, kapatid, na ano, no, na yung pag-brand yung motor, yung mga gear ay maraming hindi pa maganda yung tabas. Hindi totoo yun. Actually, pit na yan. Oh. Hindi nila pwedeng ikabit yan, lalo na yung mga branded na motor. Hindi, kanya-kanyang payabangan niya ng motor. Ito yung motor ko. Maglalabas na naman itong isa ng ganitong motor. Tatapatan na naman ito nung isang lukuluko rin ng company. At lahat yan, magpapayabangan yan. Mag naglabas ka ng 150, pakialam ko sa'yo, ako maglalabas ako ng 150, may wifi. Yung isa naman, maglalabas na naman, may signal. Parang ganun lang yan. Ganun yun, kapatid, no? Parang doon pa lang sa kasa, eh talagang naano na nila yan. Hindi naman yung sabihin na talagang halos mawasak na yung makina, no? Kumbaga, pinasigaw na rin yan nila. Yung dyno-test nila, kumbaga, chichek nila, titestingin nila yung pinaka-high RPM na dapat lang na nandoon. Kumbaga, nasa standard. Standard lahat ng hindi na sa checklist nila. Hindi na sila pwedeng sumobra doon. Dahil pag sumobra na yon, delikado na rin sa makina talaga yon. Oo. Hanggang doon lang sila. Mayroong corresponding RPM lang o kilometer run lang. Ganun yon. Naano na nila doon. Napatakbo na rin yan nila doon, no? So, kung iniisip mo rito na mas mabagal ka, eh, doon yan, binakbakan na yan. Tama yan. Yung po talaga yung totoo doon. No? Real talk tayo sa mga kapatid natin, ano? Ayun, kapatid, may isa pa yan, yung pangatlong klase ng pag-break-in. Paano yun? O, yun yung pangsira ulo. Tulad mo? Hindi, kagaya mo. Yun yung, kapatid, yung kagaya ng ginawa niya. Actually, kapatid, ito yung sa akin, ano? Sa akin ito. Sa kanya rin, ganun din. Ako kasi, kapatid, bago kasi yung damit ko ngayon, Wrangler to. Hindi, joke. Ako kasi, kapatid, pag ako nagbe-break-in, no? Pag ako nagbe-break-in, piga akong piga rin. Wala akong pakialam. Kumbaga, iniisip ko yan, parang gamit ko na siya ng 2 months or 3 months or 5 months. Ganun ako, no? Ganun ako mag-break-in. Kasi, siyempre, kapatid, kahit paano, advantage din ako sa iba na nag-break-in, no? Na dahil ako, mekaniko ako. At saka ako, alam ko yung pasikot-sikot ng warranty. Kapag may nangyari sa motor ko, kaya kong gawa ng kwento na bakit nasira agad itong ganito. Nabanggit mo na rin yan, Kailan. Kumbaga, advantage natin yung mekaniko yun eh. Oh, advantage natin yung mekaniko yun. Na kung may masira, pwede nating ayus-ayusin lang. At least huwag lang natin gagasgasan. Sabihin lang, ay hindi na namin wawarantihan yan. Kasi pinaayos nyo na yun sa mga shop lang sa tabi-tabi. Ganun yun. Kaya, dapat talaga, mas, kumbaga ano rin tayo, no? Kung halimbawa, nasiraan kayo na nabasagan kayo ng bearing, for example, na during break-in ninyo or mga 1 week pa lang, siyempre, alam ko, ang bearing yata hindi yan winawarranty. Oh, hindi siya ang winawarranty, kapatid, ay makina. No? Yung electrical parts, alam ko, hindi rin yan winawarranty, mga bulbs. Pero yung CDI, ECU, ECM, mga sensors, kung magluluko ka agad siya during warranty time, eh, winawarranty naman yan. No? Pero yung mga bearings, sprocket set, alam ko hindi na yan. Lalo na yung nagbe-break-in ka, tapos, siyempre, gusto mo ng auxiliary lights, gusto mo ng
Ang tawag doon? Oh, yung mga ilaw-ilaw. Accessories. Mga accessories o mga ilaw-ilaw. Huwag muna. Oo. Kasi mawawalan talaga kayo ng warranty. Totoo. Kasi kahit na hindi dahilan, yung mga auxiliary lights ninyo, tapos nasira yung isang part, eh pwedeng sabihin ng mekaniko nila doon na ay kaya nasira kasi yung nilagyan mo ng ganyan eh, dapat hindi kasi masira. Yeah, mga mga technique din yan ng mga ano, ng mga company para tactics. Delaying tactics. So ako kapatid, ulitin ko lang, pag ako nag-break in, italagang piga kong piga din, wasak kong wasak din ako. Pero siyempre nag-iingat din ako, at least mga hanggang ako kasi siyempre olds na ako, nasa 90 lang kapatid yung takbo ko. Pero yung mga shocks, talagang nirurubo ko yan sa ano, sa lubak, sa batuhan, pinagbibigyan ko talaga yan. No? Kasi makina, lalo na kung mga medyo branded din yung nakuha mo, eh wala ka namang dapat ikatakot dyan. Kung sakali lang na matatakot ka dyan, yan lang yung mga tumagas. Kasi kagaya ng TMX dati ha. So minsan may na-encounter ako niyan, warranty namin, butas yung block. Umaandar, ang ganda ng tunog. Ano yung factory defect? Parang ganon. May tumatagas siya dito sa may bandang push rod, may butas siya na maliit na halos hindi mo makita. May na-experience din ako kailan, yung parang 1 month pa lang yung TMX niya. Nagkaroon na siya ng tagas kagad dito sa may ilalim ng Kickstarter. A gasket naman yun. Yung sa gasket. Side gasket yan. Sakit talaga yan. TMX 155 yun. Tapos ang sinasabi ng ano ng mekaniko ng kumpanya, hindi raw sagot ng kumpanya yun. Yung gasket. Pwede. Pero yung repair nun, dapat sagot ng kumpanya yun. Dapat sagot ng kumpanya yun. Libre yun. Wala kang babayaran doon. Kung sakali, langis lang ang bibilihin mo at saka yung gaskets. Okay lang yun. Pwede mamili ka lang ng gasket, pwede naman na kahit na takasago lang na gasket o kaya yung Apple brand lang, okay na rin naman yun. Magandang Apple brand. So, maganda rin yung takasago, hindi naman sa pagano. Good yun takasago kapatid, maganda. Lagi ko naman sasabi sa inyo, di ba mga lads, na hindi kami magbabanggit, hindi ako nagbabanggit ng pyesa kung hindi na natin subok. Ako rin, ganun din ako. Pero kailan, ano yung pwede mong i-advise sa kanila about sa pag-break-in? Yun, ito yung pinaka the best talaga na dapat mapanood, no? Kaya dapat napatapos talaga ito na magsimula. So ganito kasi yan kapatid, no? Yung paniniwala ng mga iba't ibang tao ay nirespeto naman natin. Nirespeto naman natin. Yung pag-break in nyo, kung ano yung pinapaniwalaan ninyo, ituloy nyo na yan. At least narinig nyo lang yung kung paano rin kami mag-break in at yung ibang tao kung paano rin mag-break in. Pero kapatid, kapag soft break-in o yung malababaing pag-break-in ninyo, yan po ay yung pinapakilala lang sa inyo or nagigipagkilala lang kayo sa motor ninyo. Ito yung makikilala mo kung paano ka mag-accelerate, kung paano ka mag-clutch, no? Kung gaano kataas yung clutch or kababaw, gaano kataas yung preno sa handbrake, no? Or foot brake. So, ganun kapatid kung paano i-maneuver. So, yun po yung malababaing pag-break-in kumbaga, sa sinasabi ko kanina. Kumbaga, gagamayin mo pa yung motor mo. Parang ganun. Parang ginagamay mo lang yung motor mo. So, kapag medyo naka-recover na yung motor mo, alam mo na kung paano yung degree ng manubela, alam mo na kung paano i-maneuver, no? Pwede ka nang pumasok doon sa malamaton na pag-break-in. Yun na yung mga siguro nasa 1,000 kilometer na tinakbo mo or running to 1,000. No? Pag medyo kabisado mo na yan, itry mo nang biritin, try mo nang pigain. No? Medyo bigyan-bigyan mo na siya. Yun yung mga advice ko sa inyo. No? Tsaka kapatid, kapag medyo may naramdaman kayo na kumbaga hindi maganda sa makina, sa gulong, sa gilid o kung ano man yung motor ninyo, sa steering system, sa preno, dalayin nyo kaagad kapatid, pawarantihan nyo kaagad kung kinakailangan, papalitan, ipaayos kaagad. So yan talaga yung proper, no? Huwag nating isipin dito na nakahiya naman kay ano, kay no, yung mga ganon, nakahiya sa mekaniko. At kapatid, hindi ko naman dito sinasabi na mali yung pag-break in nung kagaya nung sa kanya o nung sa akin, ano. So bahala na po kayo kapatid. So may mga tao talaga na iba-iba yung mga paniniwala at nirerespeto ko po yun. Uulitin ko, nirerespeto namin yun. No? Ako kasi tarantado ako mag-break in pag kung ano, wasak-wasak. Ikaw yun.
ikaw muna nagkwento eh. So ganun kapatid, no? Pero kagaya sa inyo kapatid na halos kumbaga ang mga newbie sa mga lalo na sa mga newbie, eh kapatid, mas kilalanin mo muna yung motor mo. Huwag niyo po kaming gagayahin. Kami po ay mga talagang sadyang pinanganak na si Raulo. Ito naman pinaglihis sa tarantado. Kaya kaya ganun kapatid, no? Kaya ganun kami mag-break in. So kung mga newbie po kayo sa mga bagong nagda-drive ng motor, eh ismutan niyo lang po. Kilalanin niyo muna yung mga kalsada, yung mga degree ng manubela ninyo. Ganun 'yun kapatid, no? Yun po lang yung ma-advise namin sa iyo, at mas maiging sundin niyo talaga yung owner's manual, no? Owner's manual. Tama 'yan, mga lod. Tama 'yan. Yung owner's manual talaga dapat mong sundin muna. Oo. Oo, kasi siyempre sa safety mo 'yun, sa safety ng motor mo at sa safety ng company. So at tatlo po talaga yung sinisafety mo noon, no? So dahil mahaba-haba na kapatid tong video natin, talagang pero kapatid, ini-encourage ko kayo na i-subscribe nyo itong kapatid kong bunso na si Ryan Lods TV, dahil alam kong marami kayong matututunan dito, no? So maraming salamat po. At ikaw, ano, paano ka mag-exit dito? Ako naka-exit na. At mga Lods, baka makalimutan nyo rin pala si Kuya Lan Moto TV. Yun, ayan. Talaga yun. Dalawin nyo rin yung channel niya, at baka mas marami pa rin kayong matutunan sa kanya. Sa akin, so, marami kayong matututunan katarantaduhan. Bisitahin nyo yung channel ko. Sigurado. Ayan. Okay mga kapatid, maraming salamat po sa inyo lahat. At hanggang dito na lang. Ciao! Salamat po.